So dito mga paps ay nakahalo dito yung ating ano, sisiw na Light Sussex. Pero bago ko sa inyo pakita mga paps yung resulta ng ating crossbreed ng Light Sussex at native natin. Ayan, mag-chop-chop muna tayo ng dahon ng Mother de Agua at Mulberry. So patukan natin ito mamayang hapon. Dahon lang sapat na sa ating mga ginataan line kasi 4 meat lang naman talaga sila. At sumasarap pa yung karne nila kasi ganito yung mga patukan nila. Madalas may sapal yung pagkain nila kaya tinawag ko silang ginataan line kasi inaang pang sahog nila. Nga mga paps, ipapakita ko sa inyo ngayon yung resulta ng crossbreed ng Light Sussex at native. Pero bago yan, papakita ko mo sa inyo yung ginamit nating inahin na native. Ito mga paps yung ginamit natin na native. So, talagang native lang siya. Pero mabigat siyang klase ng ano, kasi yung ibang inahin ko na native, yung gumagaan, ito mabigat-bigat siya mga paps. So ito yung naging ina nung kinrossbreed natin na Light Sussex. Yung tandang naman is, wala na siya dito sa ano ko, backyard na ibenta ko na. Pero ipa-flash ko na lang yung picture dito. Anong klaseng Light Sussex siya. So ngayon naman, pupunta naman natin yung resulta ng naging sisiw nila. So dito mga paps ay nakahalo dito yung ating ano, sisiw na Light Sussex. Parang ano na sila. Almost 3 weeks. Kunin ko lang yung isa. Yan. Malaki rin siya mga paps. Baka kung ikukumpara mo siya sa native, medyo mabigat-bigat siya at medyo mabilis din lumaki. Kumalikot. Yan. Almost 3 weeks, hindi ko naman tandaan eh. Halo-halo na kasi yung sisiw dito. Yan. So lahat nga pala nung naging pasisiw ko nung ating Light Sussex native ay mula nung mapisa sila, ganito yung kulay nila. Yan. Puti. Wala sa kanilang ibang kulay na sabi natin nakuha dun sa nanay niya. Wala. Lahat ay puti. Tapos pag nagkakabalahibo na nga, nagkakaroon ng itim. Katulad dito sa pakpak. Kasi na bumalik. So ayun mga paps, papakita ko naman sa inyo yung meron na rin kasi tayong 2 months old na ganito. So ito mga paps yung sample natin ng 2 months old. Na yun nga, yun rin yung nanay nito saka yung isang yun. Bali, dalawang batch kasi yung ginawa natin. Itong nauna, 11 pieces yata ito. Tapos merong isang nadari ng daga. So, 10 na lang sila. So, bali, bala ko dito. So, gagawin ko siyang, yung mga babae, tulad nito, gagawin nating inahin. Tapos ipapartner natin sa ibang, yung malalaking manok. Tulad ng Shamu, tapos meron tayong cobra dyan. Tapos pwede rin sa Rhode Island. Gusto kasi natin makaproduce ng medyo malalaking sisiw, 4 meat type. So kung kukumpara mo ito mga paps sa native, kung 2 months to sa native ay, siyempre maliit yung native. Kaya talagang nakuha nila yung pagiging light sussex. Pero sa tuka, saka sa ulo, parang sa native. So makikita rin natin ito mga paps pag nagamit natin kung naglilimlim din to. So kung hindi pa kayo nakasubscribe, kung gusto nyo mapanood yun, subscribe nyo na mga paps para makita natin. So maganda naman yung naging resulta niya mga paps. Kasi talagang na-upgrade. Yung iba medyo, ano, medyo talaga parang sasek talaga yung itsura. Pero lahat sila ganito ang itsura mga paps. Pakita ko sa inyo yung iba. So mga paps, yung ibang 2 months kasi natin, pinagala na natin. So yan. Yan. Tapos yung iba, meron rin tayong kinulong. Yan. Yan. Ganyan na mga itsura niya. Meron pa dito nakagala. Yan. Meron din medyo parang puti siya, katulad niya. Yan pa. Yan, ganyan yung mga itsura mga paps. Ayun pa pala. Yan. Yan yung balak natin ipares sa susunod. Yan. Cobra.
Tapos yung ito. Itong crossbreed din ng Rhode Island Red tapos Shamu. So yung gagawin nating mga brood cock. Tapos ganito yung inahin. So tingnan natin yung kalalabasan niya mga pups. So pangkatay lang naman rin yung gagawin natin, ginataan line. Yan. Ang ganda rin ang kulay niya mga pups. Yan, yan naman yung crossbreed ng Rhode Island saka Silky. Yan. So yun mga pups. Salamat sa panonood. Sana makapag-subscribe kayo kung hindi pa. And like nyo na rin tong video to mga pups. See you next video. Bye!